Ayaw pa-utang kung, no? So kani siya guys, na topic, gusto na ko na siya i-share sa inyo ha, kay kasagaran sa mga videos manggod nato na quote and quote ni viral siya is really towards those people na nangutang. Karon kung ikaw tong taong nagpa-utang, I think it would also be responsible, it would also be a good responsibility sa atuan na end before ta magpa-utang, di ba? So, in this video, naatay i-share sa inyo tulo ka book na considerations before ta magpa-utang og kwarta. Okay? Because again, money is one of the things na grabe siya kadaliket na topic. Okay? So the first one, Jude, guys, is that unsa ba ang capacity to pay katong tao na nang-utang sa imuha? So that is the reason why you need to ask questions. Para asa ba padulong ang kwarta? Unsaon niya paggamit sa kwarta? Is it because kailangan niya for emergencies? Or kaya kulang ba ang iyang income? Mao na siya nangutang siya para maka-supplement siya sa iyang mga expenses? Diba? Or kaya nangutang ba siya para ikanegosyo, pang sideline niya? Or kaya na ba siya proof na mahatag sa imuha stating na kaya jud niya mabayaran ang iyang utang sa imuha? Because as the lender of the money, ikaw, you also have to make sure na dili ka magpataka lagpautang. Kay basic po, wala ka na bayaran, it's because you are not checking ba, no? Kung unsa bang capacity to pay kaning tawahan na ni. So that's the first thing. Of course, you can ask questions. In fact, you have the right to ask questions if you are the lender. Okay? Because they need you more than you need them. So that's the first one. Second is background check. No? So basic lagi, capacity to pay niya is okay, pero basic kaning person na inyo ang gipautang, no? Basig na siya mga history na gidaganan niya ning isa nimo kaila, gidaganan niya ning isa ka kaila. So there is a possibility na mahitabo pud na siya sa imo. Okay? Kay what's stopping them from doing it again? Nagihimo naman nila sa laing tao. 'Di ba? So kailangan nimo i-check ang pagkatao, ang kinaiya mo ningon nila, 'di ba? Grabe kalalom sa usa ka tao. All right? So that's number two. Number three is kung gani, let's say, na yung capacity to pay, good. Background check ni mo, okay ang mga feedback sa iya ha. Then, kailangan lang punta magpautang, o kwarta, kanabitong extra nato, no? Dili kay kanang, kung unsa tunasi mo emergency fund, maupot to siya ang imo ipautang. That is not considered to be really an emergency. Right? Kumbaga, extra ni mo siya na kwarta, then pwede ni mo siya ipautang. It's because na-consider na ni mo ang mga risk factors. And you can only, or you are putting the money na extra lang nimo para kung in kaso lang dili siya makabayad, dili pud ka magpait. No? So, those are the three things na kailangan jud nato siya i-consider kung ikaw ang nagpautang para mas dako ang chance na mabayaran ka. Okay? Sige. So, which brings us to the question of the day. Diba? Unsa ba ba'y lain na mga butang na kailangan nato i-consider before ta magpautang og kwarta sa atong mga kaila or sa atong mga family, diba? Whatsoever. Let us know in the comment section.